mga bros, eh kung bago ka lang po sa aking channel ah, eh mag-subscribe ka lang po mga bros at pakipindot na rin ang notification bell button para nga po eh wala ka pong mamintis na overrated basketball natin. Let's go! Hey mga brods, so mga brods, eh, una na nga po natin napag-usapan po, ito pong si James Laput ay kukunin daw po ito ng Magnolia Hotshots kapag napansin ng Magnolia na kukulangin sila sa pwersa sa ilalim. Pero mga brods, ayon po sa mga reports natin, yung SMB, ang San Miguel Beermen mga brods, sabi nila mas kailangan daw po ng SMB ngayon ang isang 6'10 big man na katulad po ni James Laput. At kaya naman, baka gumawa daw talaga ng mga trades itong SMB para nga po makuha itong si James Laput. At kung matatandaan nyo mga brods, ito pong si James Laput ay rookie po ito at kinuha po ito ng Terra Firma Jeep sa number 8 pick. Pero yun nga, baka mahirapan talaga makuha ito si James Laput ng SMB kasi nga rookie pa lang ito at baka papatagalin pa talaga ito ng Terra Firma sa kanila kasi nga mas kailangan kasi ng Terra Firma ngayon ang serbisyo daw ni James Laput. Pero mga brods, Terra Firma Jeep po yan. Si CJ Perez nga nakuha ng SMB ang star player nila. Paano pa kaya ang isang rookie lang na James Laput? Pero hindi pa natin alam mga brods kasi nga itong si James Laput ay 6'10 at talagang kailangan na kailangan daw ng SMB kasi nga wala pa po ang 6'10 din nilang 6-time MVP na itong si Jun Mar Fardo ay wala pa nga po tayong updates kung makakabalik na talaga siya ng official dito po sa next season. Pero may mga reports po tayo na ito pong si Jun Mar Fardo medyo umu-okay na din daw yung rehab niya at medyo nakaka-recover na rin po ito kahit papaano. Pero yun nga, wala pa tayo pong official na announcement kung talaga makakabalik po talaga ang 6-time MVP ng PBA sa next season ngayon sa bubble. Kaya nga talaga naghahanap ngayon ng SMB at marami silang pinagpipilian sa free agents. Pero mas gusto kasi nila ang serbisyo daw ni James Laput. Yung Magnolia nga gustong makuha itong si James Laput lalo na yung SMB na wala pa silang masyadong malaking big man ngayon. Lalo na't si Mau Tau Tua lang ang isa sa mga legit big man nila. Pero kung makuha nila ang serbisyo ni James Laput napakalaking tulong na ito mga brods. Lalo na sa SMB at pati po kay Mau Tau Tua para makatulong itong si Laput sa SMB. At talaga malaking bagay ito mga brods sa itong si James Laput at base sa mga laro niya sa 3x3 ay maayos din naman ang mga numero neto. At talagang mapapakinabangan mo ito sa mga hustle plays at yung inside presence niya sa ilalim ay talagang malaking bagay yun. Ang isang 6'10 sa iyong koponan. Kaya nga mga brods, pinag-iisipan pa to ng SMB at titignan din nila talaga kung sino yung mga players na pwede nilang i-trade para nga daw makuha itong si James Laput. At kung matatandaan nyo itong si Laput ay pwede rin itong matrade kasi hindi naman po talaga siya yung number 1 pick. Kung saan itong number 1 pick ay hindi po talaga yan pwedeng ma-trade itong si Joshua Monzon. Kaya nga yung mga number 2 pababa ay pwedeng pong ma-trade yan. Pero yun nga, yung tanong, sino kaya ang maititrade dito sa SMB kung sakaling kunin nila at i-push nila na makuha ang serbisyo ni James Laput ng Terra Firma Jeep? So, ikaw mga ka-SMB fans, sa tingin nyo ba, James Laput ang isang 6'10, sa tingin nyo ba, pwede ito sa SMB o hindi? At sa tingin nyo, sino kaya ang pwedeng maitrade kung sakali man? So, komento mo lang ang opinion mo, mga ka-brods, at isa-isay natin. So dito naman po tayo sa kabilang balita natin mga brods ha. Ayon po sa mga reports natin, Giovanni Jalalon, baka daw po i-pair nila ito kay Scottie Thompson sa barangay Ginebra San Miguel. So ayon po sa report na to, ito pong Ginebra ay gusto nga po ang serbisyo na ni Gio Jalalon para nga po magka-tandem sila at magkatambal sila ni Scottie Thompson. So biruin mo yun mga brods, parehas na energetic na player. Itong dalawang ito, pag nagsama pa ito, syempre, napakaganda na ng takbo ng koponan at napakasipag na ng Ginebra neto lalo.
Lalong-lalo na nga po sa mga hassle place. Pero mga broads, magka-sister teams po itong mga to. Magnolia at Ginebra, syempre. May 3 team trade po yan. Pero mga broads, sa Giovanni Jalalon, nahihirapan nga po itong si Jalalon na makakuha po ng ibang teams nga daw, sabi ng Magnolia Hotshots. At ayon po sa mga reports natin, naguguluhan pa nga daw po kasi ang Magnolia dito kay Giovanni kung ititrade nila dito kay Kevin Ferrer. Kasi nga alam nila na itong si Ferrer ay shooter nga. Pero nga mga broads, mawawala naman yung hustle play nila na gwardya na isang Giovanni Jalalon. Kaya nag-aalangan sila at alam nilang malaki pa kasi ang maitutulong ni Gio Jalalon compare mo kay Kevin Ferrer. At mga broads, sabi nga rin po dito ng Magnolia Hotshots, napaka-fit nga po itong si Gio Jalalon sa kanilang sistema. Kaya nga baka magdalawang isip pa dito ang Hotshots na i-trade itong si Gio Jalalon. Kasi nga mga broads, nasa isip po yan ng Magnolia na napakadami na po nilang gwardya. Kaya nga po naisipan nilang i-trade ang isa sa mga gwardya nila na itong si Gio Jalalon at makuha itong si Kevin Ferrer. Pero mga broads, yun nga, hindi naman natutuloy pa at pinag-iisipan pa yan. Pero abroad sa Barangay Ginebra, gusto na naman daw po ito ng Ginebra na makuha itong si Gio Jalalon. Makakasama nga niya itong si Scottie Thompson. From abroad, reports pa lang po natin yan. Reports pa lang, kaya rumors pa lang yan at hindi pa natin alam kung magkakatotoo o hindi. Kasi medyo malabo ito mga kabroads, kasi nga itong si Jalalon talagang malaki na ang maitutulong nito sa Magnolia Hotshots the next seasons. At tapos ito namang Ginebra, malalakas na po ang lineup nila ngayon at sila nga daw po talaga ang team to beat next season. Kaya malabo na yung kunin pa nila itong si Jalalon, kasi may mga magagaling na gwardya na dyan. Itong sina Scottie, Pringle, Tenorio, tapos yung Brian Enriquez pa na rookie ng Ginebra ngayon. Kaya nga mga broads, medyo malabo po yan mangyari itong si Jalalon na mapunta dito sa Barangay Ginebra. Kaya hindi rin talaga natin alam kung magkakatotoo ang trade na ito, kung i-approve ba ito ni Commissioner Willie Marshall. Pero yun nga no, sa lahat po ng mga Ginebra fans at Magnolia fans, sa tingin nyo po ba itong si Gio Jalalon dapat po bang i-trade na ng Magnolia kay Kevin Ferrer o wag muna? At sa mga Ginebra fans naman, sa tingin nyo po ba dapat po bang kunin ng Ginebra itong si Gio Jalalon para nga magka-pair sila at magkatambal sila ni Scottie Thompson? So komento mo lang po ang opinion mo mga broads at isa-isay natin yan. So mga broads, shoutout po naman tayo. Shoutout kay Brody Hinata Kuwoku. Shoutout kay Brody Caetano Lucanas. At shoutout kay Brody Raymond Amoranto. So salamat po sa panonood mga broads. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out. Skater baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitch in my bed.